Should I be true to your country, work hard for the people? Natin ngayon tungkol kay Papa Bear na tinanggal na sa FLM family. Pero bago sa lahat yan, kumustahin muna natin, no? Ang sulit nating katrupang mga OFW na walang sawa sa pagsuporta sa ating channel, sa lahat ng kabataan at sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa lahat ng mga SDDF, lalo na ang mga senior citizen, na naway malayo tayong lahat sa COVID. Sa mga bagong pasok sa channel ko, salamat! At sa mga patuloy nga nagsuporta sa atin, Road 30K subscriber na tayo. Salamat sa inyong lahat. Kahit nagkabulubulo tayo dito, hindi nyo ako iniiwanan. So, ako pala si Angga, kilala sa pangalang Busli, Bisayang Dako. At alam nyo na, marami tayong mga bulol dito. As alam natin si Papa Bear, isang FLM family vlogger na officially tinanggal na ng FLM family dahil sa girlfriend niya na gustong mag-humanitarian, pero nagastos ata niya sa personal niyang Fera at nagsumbong yung girlfriend niya doon sa FLM family, lalo na kay si Kiam. At nalaman ito ng ating mahal na FLM, kaya nagalit dahil na-involve. So parang ganito kasi yan, mga sulit kong mga tropa. Parang nangungutang tayo ng pera. Ah, hindi alam yung barangay captain, no? Na umutang ng pera si sino? Si Ponso Pilato. Ngayon, hindi naman nakabayad si Ponso Pilato. Dinala sa barangay captain, no? Dinala sa barangay captain para makabayad siya, no? Na-involved. Noong unang nangutang, hindi na-involved yung barangay captain. Pero nung singilan na, hindi magbayad si Ponso Pilato, na-involved na. Parang ganito ang nangyari, no? Si Papa Bear uusap sa kanyang ex-girlfriend ata kasi naghiwalay na sila sa humanitarian mayaman challenge na 90 plus, no? 94,000. Ngayon, hindi na ata naayos at nagkagulo ata relasyon niya, hindi ata nagkaayos. So, ang nangyari, nagsumbong sa FLM community at malaman ni FLM. Kaya dapat kasi, no? Kung magbibigay kayo ng pera, no, sa mga vlogger na hindi personal niyo naman, no, usapan, ha? Kung sakali, no, huwag na niyo ipapasabog kung sakali nga magkahiwalay kayo, ganoon, kasi nadadama yung mga FLM community dito. So, tsaka mga vlogger naman na pinagkatiwalaan kayo ng mga FLM family community, nagawin nyo naman yung gusto nila na ikaw ang pinagkatiwalaan, humanitarian, nagawin nyo, hindi yung ibubulusan nyo. Dapat kayo pa nga tutulong dahil sa sweldo nyo. Diba? Mali naman yung ganun na madadamay, no? Malalaman ni Epilim. Nasisira kasi ang pangalan ni Epilim dito. Kasi ginamit nyo sa sariling interest nyo. At sa pagmamahal nyo, maraming dahilan, no? Ganito. So, kung gusto nyo mag-humanitarian, so, ipaalam nyo noon sa kay FLM, team FLM. Kung doon, at ito, nagbigay ako kay Papa Bear, 90 plus, no? Pang-humanitarian. Para nung magkabukuhan, magkaproblema, hindi kayo masisisi, di ba? Dahil, ganun. Pero panoorin natin yung video na to para malaman nyo kung gaano, kung ano talaga ang buong pangyayari. Ganito, mga solid ko, mga tropa. Ito na. Issue po dito, hindi po to issue dahil sa ano natin, sa humanitarian o kahit anong-ano. Ang issue po dito, ang issue, yung mga vlogger na nagagamit yung pangalan ni Boss FLM. Sabi ko nga sa inyo, kahit sabihin ninyo na hindi dahil kay Boss, hindi dahil kanino, balibalik to rin nyo man ang mundo. Tutulungan kayo, tinulungan kayo ng mga supporter ni Boss dahil sa pagmamahal nila kay Boss FLM. Yun lang yun. Kaya lagi ninyong tatandaan, walang utang na loob si Boss kahit kanino. Diba? Yan ang lagi ko sinasabi.
hindi dito pinag-uusapan yung issue ng pera sa mga humanitarian, hindi. Ang issue dito, yung personal. No, personal. Kaya nga sabi ko, kung kayo po magpapadala, magtutulong sa mga vlogger, sana naman, kung ano yung ginawa ninyo nung kayong dalawa lang nagbubulungan, nung kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan, hindi nung nagka-problema na, diyan nyo kami ipapasok. Diba? Kasi wala naman kaming alam eh. Parang ano lang yan eh, diba? Mag-jowa kayo. O, nabuntis yung babae. Bakit? Alam ba namin? Saksi ba kami? Ang FLM family worldwide? Nung nag-tsug-tsugang kayo? Diba? Hindi naman. Eh, bakit ngayon dinadamay nyo kami? Diba? Kasi, kumukuha kayo ng simpatsa ng tao. Diba? Yun lang yun. Yun lang ang gusto ninyo. Kasi wala naman talaga tayong alam eh, na ang mga supporter, grabe pala magpadala sa mga FLM defender, sa mga FLM vlogger. Wala tayong alam, sa totoo lang. Nalalaman na lang natin kapag ka nagkaroon ng problema. Ngayon, ginagawa ninyo kaming janitor fish dito. Oh, ang masakit pa dito, lalaman. Diba? Nakarating kay Boss FLM yung mga ganyang klase ng issue. Oh, eh anong i-expect ninyo kahit na matagal na panahon na nangyari yan? No? Kahit anong lihim, diba? Yan yung sinasabi na kahit anong lihim ninyo sa isang bagay, lalabas at lalabas yan. Hindi pwedeng hindi sisingaw yan. Diba? Eh kung si Arn nga, 22 years bago lumabas eh, diba? Ganun lang po yun. Kaya sana kung tumulong kayo, huwag na ninyong ipangalandaan. Diba? Kasi wala po kaming kinalaman dyan sa mga usapin ninyo. Private nyo po yung ginawa eh. Di ko nagkaroon kayo ng problema, sana i-privado nyo rin. Eh kaso hindi eh, kayo mismo ang naglalagay, no? Sa sarili ninyo, sa issue. Gusto ninyong ma-issue, kaya ayan, oh. Diba, Kuya Man of Steel Canada? Napakasimple lang eh. Noong mga panahon na naglalandian kayo, noong mga panahon na napaka-sweet ninyo, wala namang alam ang FLM family, diba? Wala kaming alam. Kaya nabubulaga kami kung bakit mayroong ganitong issue. Ang masakit lang dito, nalaman ni Boss FLM. Hindi nung nalaman, anong gusto ninyong expect kay Boss na, ay, okay lang yan. Hindi ganun si Boss. Diba? At para naman sa mga FLM defender vlogger na medyo mataas ang maiinit ang ulo, eh huwag ninyong dadalhin dito yan. Diba? Sabi ko sa inyo, respeto. Pag nandito kayo sa channel ni Boss FLM, walang ibang pwedeng sumigaw, humiyaw dito. Walang ibang pwedeng tumaas ang boss dito. No? Yes. Oh, totoo naman talaga, Ohelia, mami, ha? Nung naglalandian sila, meron bang nakasaksi sa inyo? Sige nga. Sa FLM Family Silent Supporter, Luz Biminda, FLM Family Worldwide, meron bang nakasaksi sa inyo sa paglalandian nila? Nung nagliligawan sila, meron ba? Wala. Ang laging issue, yung pagka magkaaway na sila, yung hindi na sila nagkakaunawaan, doon na nila tayo dinadamay. Doon na sila nagsusumbong sa atin. Oh. Sana kung sinama nyo kami nung naglalandian kayo, nung nagbibideo call kayo, oh, pinapanood nyo sa amin kung ano yung ginagawa ninyo. Kaya mapakibasa mo yung kumpletong text ng babae para marinig nila. Walang nakakaalam ng totoong nangyari, pangyayari kung paano kayo bumalag si paglandian. Oh. Ah, ngayon, na ano kayo, ayos-ayos kayo. O, oh, tikita mo, sabi ni Mami Jingjing Marcos Reyes, aba, labas ang FLM Worldwide dyan, sek. O, oh, ayun nga. Ito yung message. Ayan, sabi nito ni Precious, hello po, mamiyama, pwede pingin ng tulong? Pakitulungan po ako, ma'am, na makuha ang pera ko kay Bear. In-unfriend po niya ako ngayon. Sabi niya, sa October niya ibabalik ang pera. Ang pera na yan, mamiyama, ang unang purpose po dyan ay magpa-homeless ako, FLM Mayaman Challenge. Po. Pero walang nangyari po na homeless at pagawa ng kanta na OFW. Winaldas niya ang pera, pinambabae niya
alam at nakita yan ng mga kasamahan niya ang sigaw lehitimong na ng babae siya doon. Niya gamit ang perang 95,000, 95K po yun. Mamaya masalamat po at God bless. O, September ano po yan ha? September 6. Inaksyonan ko po yan kagad. Kinausap ko kagad yan si, ano, si Papa Bear, tsaka yan si Precious. O, edi ngayon, nagkaayos sila. Eh ngayon, nalaman ni Boss FLM yung ganyang sitwasyon, senaryo. Nagalit si Boss FLM. Hindi nyo masisisi si Boss kung magagalit siya. Alam nyo kung bakit? Nakasulat dun eh. Diba? Ang liwanag eh, nakasulat na yung pinadala daw na pera ay para daw yun sa mga homeless, sa mga kababayan natin, pero wala daw nangyari. O, nagpagawa pa ng kanta. Dapat yung pagpapagawa ng kanta. Lumang issue na to eh, diba? Diba? Lumang issue na to. Pero, naungkat nga, dahil nga, may ebidensya eh. Diba? Kung ayaw ninyo ng issue, ayaw ninyong malagay ang mga pangalan ninyo sa issue, huwag kayong magsisend ng mga ganito. Diba? So, napanood nyo na ang video, mga sulit ko mga katropa, at alam nyo na, ayan po. So, sana ito'y leksyon, no? Sa lahat ng mga FLM defenders, FLM vlogger, na pag ang may tiwala sa inyo ang FLM community, at kayo ang pinagkatiwalaan para mag-humanitarian, gagawin nyo naman sa tama para hindi magreklamo yung mga OFW, no? Kaya ako, maraming nagbibigay sa akin, hindi ko tinatanggap yan na mag-humanitarian ganon. Hindi. Kasi kung ako, kung hindi ko kayang panindigan, hindi ko tatanggapin yan. Diba? Pero pag ako may problema, magsasabi ko. Pero hindi hingi, babayaran ko. Ganun yun. Pero noong panahon lang lumubog tayo, pero investment yun, no? Bawat income ko, magkakaroon sila. Pero ano yun? Kumbaga, tapos na yun. Nasettle na yun at sinishare ko na yung income ko sa kanila at ipapadala ko. Ganun yun. Hindi naman masama siguro kung may mga kusang nagbibigay yung mga FLM family community sa pinagkatiwalaan lang vlogger o defenders, pero dapat ilagay nyo sa tama dahil di maganda yan, no? Di makakasira talaga sa pangalan yan ni FLM yan, mga sulit ko mga tropa. So, jumaba na ang 10% kung binigay ko sa Panginoon lahat ng income ko. Subukan nyo magbigay ng 10%. Kung hindi nyo kaya sa 10%, kahit magkano na lang kung saang church kayo belong. Wala yun sa church, no? Basta importante magbigay talaga kayo sa income nyo. Kasi nga, pag hindi kayo magbigay, lalo kayong maghihirap. Kaya subukan nyo. Subok ko na yan, kaya tinatry ko nga sinishare sa inyo. Please subscribe, like, at pindutin yung notification bell yung all para manotify yung bagong upload. Mahal ko kayo, mahal ko ang Pilipinas. Babu!